Hello guys, good evening. Have a good day or have a good evening around the world. So welcome to my channel, welcome to my YouTube channel. Guys, ang i-share ko pala tonight, it's night time here in the Philippines, ay about depression. So like ano guys, 5 years ago last ko siyang inalagaan sa sakit niyang depression kasi gumaling na siya eh. Nag-start akong mag-alaga sa isang tao may depression, it was 2012. So ang tao palang may depression guys ay hindi ganun kadali alagaan. I meet him in a resort where I work in 2012 January. So but that time guys, hindi ko pa alam na may sakit pala siyang ganun. But ang una ko lang napansin sa kanya noong first time ko siyang nakita, yung mahilig siya sa ano, mga aso or pusa. Kasi habang naghihintay siya sa room niya, kasi inaayos ko pa yung room niya that time, nilalaro niya yung mga pusa at saka aso, pero super tahimik niya na tao guys. Tipid siya magsagot sa mga tanong ko. Kung ano lang yung tanong ko, yun lang din yung sasagutin niya, at hindi na siya nagsasalita after that. So yun. So that time na nakita ko siyang nagganon sa mga hayop, di ko iniisip na ganon siyang tao. So yun, in short story guys, nagstay siya sa resort ng binubok niya 1 week. So after 1 week guys, na inaasikaso ko siya ng mabuti, pinagluluto ko siya ng breakfast, pero may bayad yun. Tapos lahat, inaasikaso ko siya about tour, about mga tourist spot dito sa atin. So yun, tapos until one day, hindi ko alam guys ha, kasi I meet people around the world kasi nag-work nga ako sa resort. So ako lang mag-isa dun sa, ano, hindi ako nagkamali, ano yun eh. What we call this, 12 rooms. So, yun. Nagstay siya doon. Tapos, hanggang isang araw, naging close kami kasi lagi na kami nag-uusap. Kahit matipid siya, makulit ako guys eh. Kulit. So, yun. But, yun ang talaga lagi ko napansin pag nakaupo siya sa may labas ng room niya. Tahimik, tulala. Tapos, yung pag nakaupo siya sa swimming pool, tahimik din siya. Lapitan ko na lang siya at kinakausap kasi wala naman siyang kasama. Wala din naman akong boyfriend that time. So, yun. Tsaka kung hindi na ako busy, kinakausap ko na yung mga guests na nag-iisa. So, yun. Putol yung ano ng aking guitar guys kasi na-adjust ko kagabi, naputol eh. So yun. Anyway, back to story guys. Yun. Tapos isang araw guys, nag-offer ako sa kanya ng tour guide kasi may day off kasi ako sa isang linggo nag-day off ako. So in-offer ko yung tour guide guys sa kanya na sabi ko free lang yun sir, wala kang babayaran sa akin since free ako, wala naman akong gagawin. Ako yung mag-tour guide sa iyo, mag-rent ka lang ng motor. So yun. Nag-rent siya ng motor tapos sino-tour guide ko siya kung saan yung mga tourist spot dito. So yun. Naging maganda naman yung pagiging tour guide ko guys, yung pinaka ano namin yung sa Anda. Nakarating kami ng Anda guys, super layo talaga yung Anda. Tapos yun. Ang layo ng aming narating. So in short story guys, ang saya namin. Ewan ko, ang saya ako pagkasama ko siya, masaya ako. May crush ako sa kanya guys. Sa dami ng guests doon, siya yung pinaka crush ko sa lahat. So yun, in short. Tapos guys, until one day, dahil nga dumating siya January, then pagka February guys, pulibo kami palagi. So yun. Ito yung boss ko na lasinggero. Hindi siguro niya nakita na may guest coming. May nakabook. Tapos ito naman ako, dahil wala naman sinabi yung boss ko na may coming guest, ibinigay ko sa walk-in. So, yung hinayaan ko yung walk-in na magstay doon. So, in short story, fully book na kami. Pagdating ng mga around 3 PM yata, guys, dumating siya. Shock. Ako kasi wala ng room. Wala ng room. Yun. Tapos, ang ginawa ko, guys, yung room na binubook niya, ano kasi yun eh, one, ano lang, for, kinuha niya yung good for one person lang, pero malaki yung room. Yun, tapos nilinis ko guys, nilipat ko yung mga gamit ng other guests dun sa aking room. Tapos siya, nilagay ko siya sa binubok niya. So yun guys, in short story guys, wala na akong mahigaan. Kasi stayin ako guys eh. Tapos imagine na ikwento ko sa kanya yun, na wala na akong mahigaan. Kasi nga ganito ganyan nangyari. Tapos medyo ano siya, medyo nag-isip. Ewan ko ba guys, in-offer ba naman niya na pwede daw akong matulog sa kanyang kwarto. Shocking, pero gusto ko yun guys. Anyway. Yun, ang nangyari. Wala. Gabi na nga, pero yun, doon niya ako pinatulog sa kwarto niya. So, awa ng Joyce guys, hindi kami pareho nakatulog hanggang umaga. Hindi ko alam kung takot siya sa akin, at hindi ko rin, hindi naman ako takot sa kanya kasi guest namin siya eh, nasa loob lang kami ng resort. So, yun. In short story guys, dumating yung panahon na tapos na yung 1 week booking niya. Sabi niya sa akin, mag-extend ako kasi mas, ano, nice ka, sabi niya ganun. Happy naman akets guys, kasi crush ko nga siya, gusto ko siyang lagi makausap, makita, so yun. Then, in short story again, after that guys, nag-check out na siya at nagpunta siya ng Boracay. Tapos before siya nag-check out, binigyan niya ako ng calling card niya. May number siya sa Philippines. So, yun. Ang nangyari, ano guys, nalungkot ako na nag-check out na siya. Hindi ko alam kung bakit. And then, one day, nag-chat kami. Nag-chat, text pala kasi, sorry. Wala pa akong, cellphone na may camera yata. Parang wala pa akong ganung cellphone.
So, nag-text-text kami, guys, tapos kwentuhan kami, tapos may sinabi siya sa akin, guys, na ano, may nag-offer na sa kanyang special massage, tapos pagdating doon sa room kay hindi special massage, iba palang massage. So, hindi ko alam, guys. Hindi ko alam, guys, na nalungkot ako na may ganung nangyari. Hindi ko alam talagang bakit. Tapos yun, guys, alam niyo yung nangyari. Hindi ko lubos talaga maisip kung bakit sinabi ko sa kanya kaagad na pwedeng pumunta sa'yo. Diretsahan na talaga, guys. Alam niyo, pumayag siya, guys. Pumayag siya. Pumayag talaga siya na pumunta ako. Tapos timing naman na mayroon akong naipon na pera kasi nga may mga tip ako sa resort na mag-isa lang kasi ako doon nag-work. So lahat ng tip akin. So yun, naipon ko yun. Tapos yun, lipad ako agad ng ano, guys, Boracay. Nagpaalam ako agad. So, yun, may nabantay naman sa resort na pinagtrabuhan ko. 1 week lang naman ang paalam ko. So yun, guys, pumunta na nga Akets. Imagine, guys. Sinundo niya ako doon sa before Boracay kasi hindi ko pa alam yung lugar eh. Hindi ko talaga alam yung lugar kasi sinundo niya ako, saya ko, guys. Tapos yun ang nagastos, sumundo siya sa akin. So yun, nasa Boracay na kami. Ang saya-saya ko, guys, kasi hindi ko bubos ma-imagine na nakarating ako doon ng Boracay na hindi uras. Dahil sa kwento niya na nalungkot ako eh, kaya bigla ako nagsabing pwedeng pumunta sa'yo. Yun. So in short, nakarating na kami ng Boracay, namasyal kami, ganito ganyan, kumain kami, ito ganyan ginagawa namin. Alam mo yung ano, guys, na para kaming naghihiyaan sa isa't isa. Kasi nga, parang second meet namin yan, guys, eh, kasi first meet sa resort, second meet sa Boracay. So yun ang nangyari, guys. So yun yung kwento. And then nagstay kami sa Boracay, guys. Yung minsan nasasaktan ako na hindi pa niya kilala ang pangalan ko pag kasi 'di ba sa resort or hotel hinihingian ng pangalan yung dalawang magkasama. So kailangan ako pang magsabi sa pangalan ko kasi hindi pa niya ako kilala. In short story. So eh yeah, okay lang, tiniis ko lang 'yun. Tapos 'yun, in short story, dumating magstay kami doon na kung hindi ako nagkamali 8 days. Nagstay kami ng 8 days or 9 ba 'yun, parang ganun. 'Yun, then after that, ang saya naman namin doon, dami naman naming memories, basta ang saya. Balipat-lipat kami ng resort na tinitirhan, so ang ganda. Kasi nung dumating ako doon sa may ordinary room, tapos lumipat kinabukasan yata or on that day, lumipat kami sa magandang ano, mayroong bathtub, mga ganun, sosyal ano. Na-experience ko 'yun, guys, so 'yun. And then after ano, guys, meron akong napansin after few days sa kanya, guys, na 'yun bang meron siyang ugali na basta hindi ko maintindihan. Yung bang ang hirap i-explain pero hindi ko pa talaga maintindihan. So yun, tuloy-tuloy, yun ang kwento. Pagkatapos ng vacation namin ng Boracay, pumunta kami ng Cebu, Kawasan Pool. So before that, guys, kumain muna kami sa Boracay ng alam mo yung turo-turo lang. Yung barbecue, ganun, pork barbecue. Tapos nung ano, guys, nung nag-order na siya, guys, nakita ko yung barbecue may langaw. Naglalipad-lipad dun. Yung bang nagtatouch sa mga pagkain yung langaw. So natakot naman ako magsabi sa kanya, guys, kasi baka mamaya magalit sa akin, hindi pa siya kilala eh. So in short, hindi ako nagsalita. So yun ang kwento, kumain kaming dalawa ng pork barbecue, walang rice. So ang nangyari, guys, dumating kami ng Cebu, almost gabi na talaga, guys. So ito na ang nangyari, nag LBM kaming dalawa, labas pasok kami sa CR kaming dalawa, but pinilit kong maging matata, guys, para maalagaan ko siya. Kasi bakit? Takot ako na anong mangyari sa kanya kasi nasa kamay ko siya. Baka mamaya ako yung sisihin ng mga parents niya o kamag-anak niya. Kaya yun. Ang ginawa ko, naging matatag na lang ako kahit ako din hirap na kasi pabalik-balik na rin ako ng CR. Sigurado ako, doon yun sa kinain naming pork na tinadapuan ng langaw. Hindi na lang ako nagsalita kasi takot ako. So yun, kung ano na lang gamot, ang iniinom niya kasi may mga iba yung foreigner. Pag may ano, meron silang parang kit na gamot, dala nila yan eh. Parang ready na sila everything. So yun. Ayun. Wala kaming tulog kasi pareho kaming pabalik-balik ng CR din. Ako naman nag-alalong sa kanya kasi namumutla na eh. So, tahimik na. Para siyang nanghihina na talaga. Yun ang nangyari. Tapos, awa ng Diyos, kinabukasan, naging okay naman kami. But ang problema, guys, kahit mahina pa ang katawan namin, nagbiyahe pa rin kami ng from Cebu to Kawasan Pus. Siguro, super layo, guys. Kung hindi ako nagkamali, 4 to 5 hours kami nagbiyahe sa Kasada. Kasi traffic. So, yun. Yun ang kwento. Pagdating namin sa Kawasan Pus, tahimik siya. Hindi pa rin ano ba, wala pa rin kami sa good condition. Kahit hindi maganda ang condition namin, guys, kasi may inaano kaming oras eh. Kailangan namin i-save. So, kahit hindi galing lang kami sa ganun, pumunta pa rin kami doon sa Kawasan Pool. So, pagdating doon, guys, para hindi naman siya masyadong nahirapan kasi photographer siya, guys, nag-upisa na siyang mag-picture. So, binitbit ko lahat ng bag niya para comfortable siya habang nagpi-picture sa mga view sa Kawasan Pool. Tapos naliligo siya doon, ako hindi kasi super ginaw, guys. Siya sanay naman siya sa malamig kasi malamig sa Finland. Ako sanay ako sa mainit. Kaya hindi ko kaya yung super init ng super lamig ng tubig sa Kawasan po. Dahil super lamig talaga, guys. Parang may ice. Hindi ko talaga kaya. So, yun. Ilang. Ayun, guys. After in Cebu, murag, nagstay lang kami ng few days. So, biyahe naman kami ng Camiquin.
Nagbiyahe kami ng Camiguin. Ayun na, ang ganda doon guys sa Camiguin. Super, super ganda sa Camiguin guys. Super talaga ganda. Andoon na yung more moments namin together. Ano guys, yung parang imyo lang ba? That time, parang imyo lang kami. Kasi few days lang kami together. Imyo lang kami, parang ganun lang, ganun. Intindihan lang talaga kaming dalawa. Wala namang problema doon, nag-intindihan din naman kami. So yun, inikot namin yung buong Camiguin. Pero may favorite place kami, yung hot spring. Kasi if this kami sa Camiguin, everyday namin pinupuntahan yung umaga, yung hot spring sa Camiguin. Kasi mainit ang tubig doon eh, 30 degree. Kung sa ano, super, talagang, ang aking katawan guys, ano, para naman ako napaso. Pero sa kanya, wala lang, kasi nagsasauna daw sila eh. Mainit ang sauna eh. So yun, masaya. Marami kaming pinagsamahan, marami kaming memories, marami kaming pictures, so ang saya. Basta ang saya guys. So, wala pa akong masyadong napapansin sa kanya guys. Yun lang din yung pagiging tahimik niya. So yun lang. So yun, hindi ko na yun masyadong inano kasi knowing each other pa nga eh. So that, after 8 days, pumunta kami ng Panglao. Nagstay kami sa may ano Panglao sa may basta Panglao. 1 month ang stay namin dito sa Panglao. Kumuha kami ng may kitchen, fully furnished in short para ano may pagluto ko siya. So yun. Doon na namin nalaman ang isa't isa na paunti-unti. So yun. Nakita ko na yan guys yung mga kinikilos niya, yung mga galing niya. Doon ko nalaman na mga may mga ininom siya na gamot tapos ano sinabi niya sa akin kung ano yun pero hindi ko pa masyadong naintindihan. Ignore ko lang. Kasi okay lang naman ako eh. Kaya ko naman siyang tanggapin. So yun. Masaya kami, pero nandun na yung ano namin guys, away bati. Yung hindi kami magkaintindihan. So, yun ang ano namin guys, nag-umpisa na kami mag-away nun. So, yun. Ang dami naming magagandang alaala. Alam mo yung palagi kami sa dagat, kain kami sa labas din paminsan-minsan, pero lagi lang kami kasi lagi ko siyang pinagluto. Kaya, doon lang kami kumakain sa kung saan kami nakatira. Para makatipid din siya guys. So, yun. After 1 month in short, that's the story again. Pumunta siyang Malaysia. Ito na yung time na to guys na nagtatanong na ako sa mga sa may-ari ng resort na foreigner din ang asawa. Doon na yung mga time na guys na na-develop na siguro ako sa kanya kahit imyo-imyo pa lang kami that time. Nalungkot na ako guys. Kasi nga may mga pangyayari na hindi sana pero nangyari. So wala na akong magagawa doon guys. So ngayon, ang nangyari, habang nasa Malaysia siya, lagi kaming nag-contact. May conversation pa rin kami tuloy-tuloy. So until one day guys, sinabi niya sa akin, I don't have idea what is relationship is. Sabi niya ganun. Sabi ko sa kanya, subukan natin. Kung ano mangyari, kung mag-work out ba. So, ganun. Sabi ko, subukan natin. So, yun, nag-aintindihan naman kami. Tapos yun, guys, bumalik siya. Bumalik siya sa Pilipinas. So, third time meet na namin, guys. Pumunta kami, bumalik kami ng Panglao. Dito ulit kami tumira, pero iba na ang apartment na tinitirhan namin. So, ito na yung moment na more and more, nalalaman ko yung sakit na niya talaga yung third time namin na-meet. Parang tumira kami sa may isang studio type na bahay na doon ko na nalalaman lahat yung ano niya na may sakit siyang depression. So, yun yung mga time na ipiniprepare ko na siya ng gamot, yung prepare ko na yung damit niya, yung lahat, inaalagaan ko na siya, yung inasikaso ko na yung katawan niya kasi iba yung ano eh, iba ang amoy ng foreigner kapag nag-sweat. So, pinagluto ko siya. Kung, tapos, yun na yung mga araw guys na 1 month siya ulit na everyday kami nasa dagat. Nagpunta kami ng diving, punta kami ng nagda-dive siya, tapos yun, sinasamahan ko siya palagi, and then after diving, banding kami, kumain sa labas, kung ano mga pinagagawa namin, so yun, minsan nag-aaway, yun yung moment, doon ko nalaman na may depression siya. So, after 1 month, bumalik na siya talaga sa kanila. Umuwi na siya sa kanila, so, nag-umpisa na naman ako matakot guys, kasi nag-intindihan na kami isa-isa't isa. Pero tuloy-tuloy pa rin yung conversation namin, contact namin, lagi kami nag-uusap sa Skype. Minsan, sa 24 hours, 2 beses kami nag-uusap. Tapos, yung kinuha na niya ako ng wifi, yun. Tapos, siya yung nagbabayad ng aking room, mga pagkain ko, ganun. Sinuportaan talaga niya ako guys, in short story, kasi natanggal ako sa trabaho eh. Kasi diba, 1 week nang yung paalam ko sa resort, tapos, 3 weeks kayo kami nagkasama. So yun. Pero okay lang, masaya naman, hindi ako nagsisisi nun guys. Kasi narating ko yung mga lugar na gusto ko marating, na wala naman akong gastos, di ba? Okay lang, ako lang naman ang kapalit, okay lang yung love ko naman yun eh. So yun, pag-uwi niya sa kanila, nag-uusap kami palagi, everyday talaga. Tapos yun guys, may mga time talaga guys na nung hindi pa ako nagkaroon ng wifi pala. Alam mo yung pumunta ako ng internet cafe guys ng alauna ng madaling araw, alas dos, alas tres. That time pa naman, daming addict doon sa Tagbilaran. Pero hindi ko iniinda yung danger guys. Ang iniinda muna, kailangan kami mag-usap before siya matulog at pagkagising niya. Kasi nga, di ba, may depression siya, so kailangan ko siyang kausapin palagi kasi may sakit siya sa brain. Mentality problem yun guys, pag depression. So, hindi ako na-discourage guys. Kahit nahingi ako ng advice sa mga FEFL, sinabihan lang nila ako na he needs a company because may sakit siya.
ganun ang dinidiscuss ako. Then some people nagsabi na baka patayin ako kasi mentality problem, baka itulak ako sa kabang habang nasa ano kami. Pero may mga ganun na salita sa mga kakilala ko, guys. Ako naman di ko pinapansin yun, pinagpray ko lang siya lagi na okay kami. So yun, guys, bumalik siya pagka 2013 after wala lang ano, after 1 year lang bumalik na siya. So yun, guys, ito na yung tanggap ko na talaga yung sakit niya. Love ko na rin yung sakit niya kasi nalagaan ko na siya eh. So yun, dumating yung time na nag-tour na kami, guys, sa ibang bansa. First tour namin, guys, ay Singapore. Alam niyo ba, guys, kung bakit kami pumunta ng Singapore? Kasi di ba ang foreigner, after 1 month, kailangan lang mag-renew ng visa. Kasi vacationista lang sila dito eh. So ngayon, ano iba siya, guys eh. Yung ibabayad niya doon sa immigration, mag-i-exit na lang siya sa Pilipinas. Kasi ganun din naman yun eh. So sabi niya, bilhin na lang daw niya ng ticket, makapunta pa siya ng ibang bansa, di ba? So, maka-tour pa siya sa iba't ibang lugar. So, yun, in short story, nakarating ako ng Singapore, guys, first time. Dahil sa kanya. Kahit may sakit siyang depression, guys, siya yung dahilan kung bakit ko ito natikman, bakit ko ito napuntahan, bakit ako nagka-passport. So, siya talaga lahat, guys. So, yun. Yun pala, na kahit pala hindi siya normal ang brain niya or meron siyang mentality problem or depression, nagki-care pa rin siya sa akin, guys. So, yun. Nakarating ako ng Singapore. Ang saya ko, guys. Hindi ko talaga akalain na dahil sa isang lalaki na may depression or mentality problem, dinala niya ako sa mga ganyang lugar. So yun, 15 days kaming nag-tour sa Asia. So, 5 days kami sa Singapore. Tapos guys, ang Singapore to Malaysia, parang ano, bridge lang ang ano nila, guys, pagitan. Magbabas ka lang from Singapore, tatawid ka ng bridge na parang ano lang, tagbilaran to Panglao. Ganun lang, guys, bridge lang yung ano nila, nagdugtong sa kanila. So nagbas kami from Singapore to Malaysia. So, na-tour na namin ang ano pala, Singapore, ng inikot namin ang Singapore kasi hindi naman malaki ang Singapore. Pero naikot namin yun. Pero siguro, hindi naman nga lahat talaga napuntahan namin. Basta ang ganda doon, guys. Super. Kasi one of the rich country of the world ang Singapore. So, yun ang story. Pumunta kami ng Malaysia. Nagpunta kami sa mga tourist spot also ng Malaysia. Ang ganda doon, guys. Stay kami doon ng 5 days again. So, yun. After na-tour na namin, oh my God, guys, sa Malaysia. Nagbiyahe kami ng napakalayo-layo na hanggahin sa, ano ba yun, guys? Aninipot. Firefly? Shucks, alam mo, guys, kasi wala akong pinag-aralan. Hindi ko talaga alam na ang English ng aninipot is firefly. Alam nyo, guys, nagbiyahe kami ng 5 hours. Yun lang, pinuntahan namin. Aninipot? My God. Anyway, hindi lang din yun. Mayroong, alam yung monkey na flat ang yung nose nila ganun na ganun. Pero ang taas. Sa may, ano ba yun? Orangutan? Kalimutan ko na, guys, ang layo. So, yun, naikot din namin ang Malaysia kasi 5 days kami. Every day kami may tour. So, yun, after that, kain lang kami sa labas, guys, kasi hindi naman kami makapagluto ng mga hotel. Kasi mga hotel doon eh. So next, pumunta kami ng Thailand, Bangkok. Alam nyo, guys, ang ginawa namin, guys, instead na mag-airplane, nag-train kami from Malaysia to Thailand. Kung hindi ako nagkamali, guys, 12 hours kami nagbiyahe sa train. Nakakatakot yun, guys, kasi may nangaharang sa train pag ano na, super gabi na, yung alam mo yung gabing-gabi na. May nangaharang daw eh. Yun, tapos may story pa ako, guys, na noong nag-CR ako dun sa train, guys, kasi 12 hours na ang biyahe. May bed naman, pwede naman ka matulog dun. Tinignan ko, guys, kung saan pumunta yung aking gi-move out ba. Sabi ko, hala, dumiretso pala sa lupa. Paano na lang, guys, kung nag-deposit ka ba? Ay, siguro, durog yun, guys, kasi ang train, ang lakas ng takbo eh. Super lakas ang takbo ng train dun, guys. Sabi ko, ganito pala to. Kawawa naman yung mga bahay na madaanan, guys, nangangamoy. So yun yung experience ko, guys. 12 hours na biyahe by train. Natulog din kami doon. Meron ding yung upuan na yun pwedeng gawing bed. So yun, ang saya, guys. Pero nag-away kami sa train, guys. Meron akong picture, umiiyak ako. Kasi masakit siya magsalita, guys. Ganun pala yung mga tao may depression. Super sensitive, pero super sakit magsalita. So yun. So, umiyak lang ako. Hindi ako kumikibo. Tiniis ko na lang. Kasi tanggap ko siya eh, na may sakit siyang depression eh. Kahit anong discourage na mga kilala ko, hindi ko siya, tinanggap ko siya. So yun. Nung nasa Thailand na kami, guys, Bangkok, Thailand, saya, ganda, saya ako. Naalala ko yung mga pain ko, guys. Nung nag-tour na ako kung iba-iba yung tatlong country na yan, naalala ko yung pain ko na paano ako nilight ng tao, paano ako pinagsabihan ng ganito-ganyan ng mga tao. Yung alam mo yung iniiyak ko lang, guys, hindi ako lumalaban, umiiyak lang ako. Alam mo yung mga sakripisyo ko sa buhay na hindi napagdaanan ng iba. Naalala ko lahat yun, guys, nung panahon na nasa tour na ako. So yun, after that, guys, pinakamahirap. Kasi hindi na siya umuwi ng Pilipinas. Alam mo yung sa Thailand na kami sa ano na kami, guys. Sa Bangkok na kami naghiwalay. Kasi doon siya sumakay ng plane Bangkok to Finland, then ako naman Bangkok to Philippines. Ito pa yung story ko, guys, na nakakatakot. Yung flight niya, guys, alam mo yung letter D yata siya sa na ano, gate. Kung saan ba sumakay ng airplane? Letter D. So ako naman letter F yata or letter H, mga something ganun. So, ang flight niya, guys,
sorry, it's 8:45. Tapos yung flight ko is 9:45. Kung hindi ako nagkamali, guys, alam niyo nangyari, guys. Hinintay ko yung plane niya na umalis. Sinundan ko kasi kitang-kita ko yung plane na sinakyan niya eh. Hinintay ko na mag-fly. Oh my God, guys, last call na ako, tinawag na ako, muntik na ako maiwan ng eroplano papuntang Pilipinas. Sabi ko, my God, paano na lang kaya kung naiwan talaga ako, ano bang dapat kong gawin that time? Alam niyo, sinunto na ako ng mga ano, ng mga taga-radio sa airplane or last call, sinunto na ako, doon ako nabutan lang sa yung tumatakbo na ano. Iba kasi yung ano doon eh, yung mga elevator ba yun? Or escalator. Doon na lang ako nakita ng last call. Ako na lang pala talagang hinintay sa Cebu Pacific, Bangkok to Philippines. Grabe talaga yung experience ko noon, guys. Hindi ko makakalimutan yung muntik na ako maiwan ng aeroplano. So yun. Kontak kami nung nasa Pilipinas na ako, tapos dumating na rin siya sa kanila. Doon na kami nag-ano. Continue yung conversation namin, guys. Tapos, ang nangyari, tuloy-tuloy, alam mo yung tumakbo na yung panahon na mahaba na yung pinagsamahan namin, yung pinag-usapan namin. Dumating na yung time na nagpakita na talaga ako ng mga ugali ko, ugali niya. So yun, masaya naman kami, guys. So alam nyo, after that, bumalik ulit siya sa Pilipinas pagka next year. So ang saya-saya ng Lola ko Munyo, guys. So iba na naman yung pagbalik niya ng 2014. Ano, nagpunta kami ng Baguio, punta kami ng Tagaytay, punta kami ng Banawi, punta kami ng Sagada, Buntok. So matagal ang vacation namin that place, guys. Bandang north ba yan? So, of course, I don't know, south, I don't know. So, doon na talaga yung worst ng away namin, guys. So, yun. Hindi ko na lang, ano, umiiyak lang ako. Marami pa naman akong picture. Magang-maga yung mata ko, guys. Kasi, yakin kasi ako eh. Yakin talaga ako. Tapos, pag sensitive kasi ako eh. Tapos, sakit kasi niya magsalita, guys. Ang sakit-sakit niya magsalita. So, yun. Yun ang story. In short na lang story tayo. Kasi kung hahaba to, ang taas ng sabihin ko. So, abot tayo ng how many hours. So, ngayon, after the tour, umuwi na naman siya sa kanila. Tapos, andali lang. So yun, after that, ang tour namin sa bandang Baguio, ang ganda, guys. Ang ganda ng samahan namin, lumalalim ba? Yung samahan naming dalawa, lumalalim. And then, mag short story na lang tayo until one day, guys. Ginawa ko lahat-lahat ng makakaya ko, guys. Ginawa ko lahat ng magagandang salita para sa kanya, guys. Kasi dumating na talaga sa punto na hindi na ganun kadali siyang intindihin. Kasi alam mo yung nag-uusap kayo, guys, sa Skype, tapos meron siyang nilalaro na maliit. Alam mo yung knife na nakasiksik, mayroong kuan, scissor or something screw sa isang ano lang, binili namin yun sa ano, may Malaysia. Yung pag nag-uusap kami, nilalaro niya sa mukha yung maliit na knife, tinatakbo-takbo niya, ganun, sabi niya. Sabi niya, wala na daw ang hope ang buhay niya, wala na daw pag-asa ang mga pangarap niya. Alam niyo, guys, sa mga time na yun, na unti-unti ko na siya talagang lumalalim ng samahan namin. Lahat na lang ng klaseng salita, guys, sinasabi ko na sa kanya. Masabi ko, huwag kang mawala ng pag-asa, kasi habang nabubuhay tayo, may pag-asa. At saka huwag kang mag-alala, nandito lang ako palagi, hindi kita iiwan. Sabi ko ganun sa kanya, guys. Tapos, nakinig naman siya, guys. Tapos yun, nakinig naman siya, and then, sorry. Nakinig naman siya, guys. Kaso, ganun pala yung may mga taong may depression. Alam nyo, guys, yung taong may depression, guys. Kailangan mong intindihin lahat, kahit hirap na hirap ka na. Kung ikaw ang klaseng tao, guys, na maiksi lang pasensya, huwag na lang. Kasi, hindi mo makaya. Kasi nandun na yung time, alam mo yung mga taong may depression, guys, na magpasang-awa, kunyari magdadrama, na may sakit, may naramdaman, nagtampu-tampuhan, yung sensitive sila, guys, in short. Super sensitive talaga sila. So, lahat na lang siguro ng pag-intindi, guys, nagawa ko na, lahat na siguro ng klaseng magagandang salita na sabi ko na, para lang mabuhayan siya ulit, para lang hindi siya mag-give up. So yun ang ginagawa ko, guys. Alam nyo, guys, honest lang, wala akong tulog minsan. Minsan natulugan ko na siya habang kausap ko siya kasi late na sa atin, like alauna, alas dos ng madaling araw sa atin. So iba ang oras nila doon, maaga pa. So yun ang nangyari, ginawa ko yun, guys. Yung para matulungan ko siya kasi pinagdasal ko talaga na gumaling siya, guys, kasi nakakaawa. So yun. Ginawa ko lahat, guys, in short. Pawis, luha, pagod, puyat, sakit sa dibdib. Pangunawa sa utak mo na sumasakit na yung ulo mo sa pagkakaintindi kasi super hirap talaga lang intindihin. Pero guys, awa ng Diyos, nag-survive ako. So, in short, guys, gumaling siya after, ano lang, gumaling siya after, wala pang 4 years kung pag-alaga sa kanya, guys, long distance and near distance, wala lang 4 years, gumaling siya sa kanyang depression. Bakit ko nasabi, guys? Kasi ako yung nag-prepare ng mga gamot niya. Totally stop na siya sa gamot, guys. Wala na siyang iniinom. Yun. So, ngayon, nung pumunta siya dito ng pagka 2000, pumunta siya ng 2000, bumalik siya ulit na magkita kami 2017, tapos sabi niya, doon daw kami sa Phuket, Thailand magkita kasi imimit ko daw yung papa niya. So kumuha siya ng apartment na may dalawang rooms.